Sana naman masayang araw na pagpapasalamat sa Diyos, mga katrupo! Matik na po yan sa amin pag Saturday! Because Saturday is holy day! Abo! Shoutout po sa aming mabait na treasurer, Sis Debbie! Sa umaga worship muna, atin po muna kami sa lokal. Masarap kasi talaga kapag face to face. At sa hindi ko inaasahan... Sa Jack and Bells? Opo. May slot po. Meron? Apat po kami. Ay, tatlo yung amin. Yung... Sa kanya. Meron na kayo. Pupunta kayo doon. Bibigay na lang. Bibigay niyo sa amin. Kulang yun. Apat kami. Kawawa naman ako. Wala akong buwan. At sa awat tulong ng Diyos, nabiyayaan agad kami ng stab. Bakit nga ba namin gustong-gusto magpasalamat pa sa chapel eh meron naman sa lokal? Alam nyo, ibang-iba kasi talaga kapag nasa chapel ka. Kumbaga, ang lapit mo sa kusinero. Kapag naluto agad yung iniihahain niya, makakatikim ka agad. Diba, maraming ganyan. Sinong guilty kapag may mga nag-iihaw? Wow. Habang nagluluto, tinitikman nyo na agad kung masarap ba o hindi. Saka sa mga naka-experience na talaga dito sa Apalit. Bang iba talaga yung pakiramdam na hindi mo talaga ma-explain kung paano mo i-explain, no? Kaya kayo na bahala mag-explain. Ito na, papasok na kami. Lagi ko talagang sinisikap na isama ang aking buong pamilya kasi iba talaga kapag sama-sama na naglilingkod at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. At habang kami naghahapunan, dumani itong kapatid na to at nakilala niya ako. Ako lang naman ay palabiro talaga. Nagbibiro lang naman ako, sabi ko, Brad, baga naman. Soft drinks lang sa akin. Apat. Aba, akalaan mo pagbalik may dala-dala na agad. Di naman tumabiro si Brad. Pati si Sis na ambunan. Actually, apat po yan. Di na nabidyohan yung iba kasi ubos na. Salamat sa Diyos sa katrupang ito. Hindi man kita kilala. Salamat sa Diyos sa'yo kung sino ka man. Diyos na po ang bahalang gumanti sa kabutihan mo. Habang naglalakad kami, nakita ko ng kapatid na to at nakatingin siya sa akin. Sabi niya, Brad, follower mo ko. Kaya nagyaya ako agad na mag-picture-picture kami. Para meron kaming souvenir dalawa, no? Tatlo pala. Kasama pala yung isa. Big shoutout sa'yo, Brad, sa kasama ng kapatid na ka-wheelchair na yan. Nakita ko kung paano mo siya alagaan. Nakita ko nung hinatid mo siya sa CR, kung paano mo siya alalayan. Grabing hirap mo. Salamat sa Diyos, may mga gantong klaseng kapatid na handang tumulong. Tapos paglakad namin konting-konti, nakita namin itong mga tatlong binatilyo na to. Nakita nila ako, sabi nila, follower mo ko, kaya nag-picture-picture din kami. Mga taga-division daw po sila ng Batsam. Shoutout po sa inyo, mga taga-Batsam. Anda amin yung nagpasalamat dito sa chapel. Ayan, si Sis at si Brad, nagpa-picture din sa atin. Salamat po sa Diyos sa pag-approach nyo po sa akin. Nice meeting you po. At nakita ko nitong kapatid na to. Nakita nyo ba yan? Yung mataba na may salamin. Yan, pagal na pagal po yan lagi dyan sa chapel. Pagalagala. Shout out din po dito kay kapatid na nakasombrero na natural, ano ba yan, natural. Saka naka-shades na yan, naka-polo. Siya daw po ay may-ari ng salon. Sa mga gusto daw po magpa-treatment, magpasalon na po kayo sa kanya. Aking ipinapakilala po sa inyo, mga katrupa, itong kapatid na to, siya po ay si Yoyoy ng Cavite. Sumali po yan dati sa talentadong pelo. Pinoy. Buti na lang, di po siya nanalo. Joke lang po, ha. Close kami niyan, kaya nabibiro ko siya ng ganyan. Shout out po sa'yo, Brad Jobel. Maraming salamat sa Diyos. Nagkita po tayo ng mukha. Tuwang-tuwa ako dito sa kapatid na to. Biruin nyo, inutusan nyo pa yung anak nyo para i-approach lang ako. Tuwang-tuwa rin ako sa batang ito. Sabi niya, bumubulong-bulong sa akin, Brad. Pwede ba magpa-picture? Eh di binuhat ko siya. Nung binuhat ko siya, bumubulong pa rin, Brad. Pwede ba magpa-picture? Sabi ng mama ko, magpa-picture daw po kami. Kaya agad-agad po kami pumunta sa pwesto nila. At ayan! Nagpicture-picturean po kami. Salamat po sa Diyos. I love you all. Shout out dito sa mga kapatid na galing pa ng Isabela. Grabe, 8 hours daw ang biyahe nila bago makarating dito sa Apalit. At naikwento pa nga ng kapatid na katabi ko na yan na lalaki dun sa kanyang pinsan na magkatabi nga raw kami sa upuan. Kaya ang sabi niya sa akin, Brad, pwede pakibasa mo yung message ng pinsan ko para sa'yo? Ay, wow! Sabihin mo, ate, pag nabablog siya, batiin niya ako, please. Pinapanood ko siya lagi dahil subscriber niya ako. Sige na, please. Gagaling tong mga sakit ko kapag binati niya ako. Sabihin mo, ate, sisbing ka mo ako.
Hu hu hu. Pagbati po ng kapayapaan sa iyo, kapatid na Bing. Yung iyong pong mensahe ay nakakataba po ng puso, kapatid. Kung ano man po ang inyong pinagdadaan ng sakit, tayo naman po ay may Diyos na laging handang makinig sa ating mga panalangin. Lagi lang nating ilagak ang ating buong pagtitiwala, tuhod at sahig. At pagkatapos nating maidulog ang ating mga panalangin sa Panginoon, alisin na natin ang ating pagkabalisa. Sa mga gayong paraan, maipapakita natin ang buong tiwala natin sa Panginoon. At kung tayo ay buong tiwalang naglilingkod sa Panginoon, ano't ano pa man ang mangyari sa atin, magkasakit man, gumaling man, sa mamatay o mabuhay, sa Panginoon tayo. Ikaw ang pag-ibig na nananatili, ikaw ang ligaya kung may lamhati, ikaw ang pag-asa pag napipighati. Salamat o Ama sa iyong pagkandili.